Nagkaroon kang isang pangarap at gusto mo maging photographer. Ngayon pumunta ka sa tindahan, kuya, pabili pong DSLR. Nilabasad ka ng camera. Hello po, sir. Bale, meron po tayong ganitong body sa ganitong halaga. Ito pong body to, ano po ba'y nahanap nyo? Body or isang kit na? Kasi hindi ka makakapag-shoot kung wala kang lens eh. Ah, kuya, kasi estudyante pa lang ako eh. Ah, pabili ng ano, yung mura lang, yung discounted pang estudyante lang po, pang picture-picture vlog, ganun. Meron kayo? Oh, bale, sir, meron tayo ditong siguro pasok na to sa budget mo. Kaya mo na ba ang 80K? 80K? Wala nang tawad. Kano yan? Ayan, budget mo. Pwede naman, sir. Teka, hanap tayong camera. Sir, magiging interesado ka ba dito? Sir, yung ano, yung malaki, liit po niya, yung ano, yung pang-photography, yung photographer SLR po ba yun? Ayaw mo na to? Teka. Malaki. Pang-pro. Teka, meron tayo dyan. Magiging interesado ka ba sa TLR? Kuya, nagsasalpa ka po ng SD card yung 16 gig, 150 lang. Wala ka na talagang idadagdag sa budget mo. Teka. Eto. Okay, DSLR. Ayan. Okay ba to? Yan po kuya, yan, yan. Saktong-sakto. Sa kamerang ito, meron ka ng lens, at meron ka ng battery, meron ka na ring strap. Gloria, pwede bang kunin mo dyan yung strap, yung binalik nung customer? Para libre natin dito, medyo maliit budget nito. O yan, 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 may libag-libag pa. Photographer! Okay, so nangarap ka, nag-ipon ka, bumili kang camera. Sabay inabutan ka ng kitlens. Ayan. Okay, hindi nyo na itatanong, kalimitan po, pag bumili kayong camera, kaya siya tinawag na kitlens, tatanungin ka ng ano eh, ng tindera o ng tindero eh. Sir, body lang po ba o kit? Pag sinabing kit, may kasama ng lente. So kalimitan, ito yung lens na yon. Na libre. Oo. Libre to sa... Actually, hindi libre. Yung iba, mas mahal siyempre. May kasama. Pero... mas mura kaysa bilhin mo siyang siya lang. Oo. Pakibasa nga akin ko nang basa. Dito sabi niya ni Nikon DX AFS Nikkor 1855 mm 3.5 to 5.6. Yan. So ito ang 3.5 to 5.6 variable aperture. Ano po ibig sabihin ng variable aperture? Yun yung pag zoom in mo, pag naka-zoom out ka sa 18, kaya siya 3.5 to 5.6. Pag naka-zoom out ka sa 18, 3.5 siya. Ngayon, pag nag-zoom in ka sa sagad niya, ang sagad mo ngayon, ang pinakamalaking bukas ng aperture mo is 5.6. So ngayon, kalimitan po, nakikita ko online, medyo nalulungkot ako kasi yung mga bumibili ng camera, sa kakapanood nila ng kung ano-anong YouTube, nakakita sila ng mga ganitong lens, 2.8 f4, my God, mga 1.8, 1.4. 1.2. Lagi na lang nilang ang parang lagi nilang goal pag bumili sa ng camera, ng kit na camera na may kasama nito, is to get rid of this. Yeah. Parang ang laging goal is mawala na to sa arsenal nila. So medyo nagtataka ako kasi ako, tinatago ko pa rin siya. Nandito pa rin siya. Ito yung lenteng kasama nung D5000 ko, pinakauna kong camera. Hindi ko siya tinatago dahil sentimental. Tinatago ko siya for a lot of reason. Magaan, maikli, mura, masira man siya. Patingin ako online, ano, 3,000, second hand, 2,500, meron ka na nito. Oh, flexible siya. Maganda siyang kamerang simulan, lalo na sa mga starters dyan. Kasi masusubukan mo yung wide, masusubukan mo yung 50 or 55, anyways. Pero more or less, magkakaroon ka ng insight kung ano yung susunod na lens na kailangan mo. So ngayon, bibigyan namin kayo ng 5 tips para gamitin itong lenteng ito. Okay? Alright. Tip number 1, matuto kang gamitin yung camera mo in manual mode, yung sa M. Yung M, yung dito, yung ganun-ganun, ilagay nyo sa M. So bali, ang ginagamit natin ngayon, mga kit lens na ordinary, yung pinaka-kit lens na lagi nyo makikita, pinaka-common, hindi ordinary, sorry, pinaka-common na kit lens na makikita nyo nakakalat sa, or makikita nyo libre,
or kasama ng mga body ng camera binibili nyo. Meron tayong 1855, 3.5 to 5.6. Then meron tayong 18, 105. Sinuplay ni Cloi. Yan, si Cloi. Hi tayo sa admin ng GP. Hanep sa mga admin. So yan, shoot tayo. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Bakit, Kuya Mon? Kailangan nyo matutugang maintain yung camera nyo in manual mode kasi binigyan nga kayong kitlens eh. Yung kitlens 3.5 to 5.6. So madilim siya. Ngayon, kung hindi nyo magagamit yung camera, kung hindi nyo alam kung paano i-adjust, i-balance yung ISO, aperture, and yung shutter speed nyo, maiinis kayo. Ngayon, ang gusto nyo agad, kumuha ng 1.8 kasi asar kayo, dilim eh. Kasi hindi nyo pa masyado naiintindihan. So, unang tip, gamitin yung camera in manual mode. Aralin nyo kung paano gamitin yung camera nyo sa M mode. Okay? Alright. Of course, tip number 2. Kailangan, kabisado mo yung ilaw. Kaya nga photo, di ba guys? Photo means light. Kailangan master mo yun. So, syempre, dahil kit lens lang yung ano mo, yung lente mo, medyo syempre, limited yung ano, yung galaw mo. So, kailangan alam mo kung saan ka papresto sa ilaw. Kung saan yung maganda, alam mo yung ambient light at natural light na swak sa gusto mong picture sa iyong model. Ayan o, ilaw. Gusto mo ilaw? Gumamit ng reflector! Isa sa mga ginagawa ko, isa sa mga tip ko sa inyo, lockdown nyo yung aperture ng kit lens nyo sa 5.6. Napansin ko, pag yung kit lens ang gamit ko, pag nag-zoom in, zoom out ako, naglalaro yung aperture niya, gumagalaw. Kasi nga, variable siya. So pag zoom out ko, nag 3.5. Pag zoom in ko, 5.6. So adjust ako ng adjust, mahirap. Kasi hindi naman nag-iiba yung liwanag. Dahil sa kag-iiba yung aperture, adjust ako ng adjust ng shutter speed or ng ISO. So ngayon, i-lockdown nyo siya sa 5.6. Paano po gawin yun? Ilagay nyo yung ano nyo, i-zoom out nyo siya sa 18. Yung mga kit lens nyo, i-zoom out nyo. Ilagay nyo yung aperture nyo sa 5.6. Ngayon, pag yung 18 nyo naka 5.6 na, pag nag-zoom in kayo, 5.6 pa rin po yun. Maliban sa video ha, yung iba kayo sa video gumagalaw. So maganda yun dahil zoom in, zoom out ka, dire-diretso ka lang, shoot ka lang ng shoot. Hindi kayong adjust ng adjust ng adjust. Okay? Alright. Ay, pag-aralan nyo yung white balance. Kailangan alisin niyo sa camera niyo guys yung auto white balance. Pag-aralan niyo timplahin yung white balance niyo. Pag-aralan niyo iba-ibang uri ng white balance. Dapat yung kulay ng tao, kulay totoo. Hindi ibang kulay. Tsaka pag-aralan niyo din si Kuya Kelvin niyo. White balance. So bakit white balance? Kuya mo hindi ba lagi naman kahit naman hindi kit lens, dapat marunong tayo ng white balance. Totoo. Ang minimin ko lang is magandang, lalo na pag kit lens gamit mo, magandang at point na yung kuha mo. Kumbaga tama na siya sa gusto mo. Para super less yung editing mo. Kasi hindi siya ganun ka-sharp. So minsan yung mga colors, hindi niya nare-retain. Lalo na pag mag-edit ka na, hindi niya nakikip yung mga tamang colors. And minsan nagre-refract pa siya lalo na pag nag-F8 ka. Ano yung refract? Next time ko na-explain. Nalimutan ko rin eh. Okay, susubukan natin. Iba-ibang weight balance. Ah, di ba? Nagmukhang ayun. Okay? Alright. Susunod na tip, huwag kayong matakot sa ISO nyo. Yung iba kasi, Kuya Mon, guys, sabi na parang ko dapat hanggang ISO, ganito lang. Kailangan ko sinasabi, gamitin nyo yung pinakamababang ISO, possible. Possible, ibig sabihin, depende sa sitwasyon. Tulad ng kit lens, dahil 3.5 to 5.6 siya, madilim nga siya. So best friend mo ang ISO mo. Kasi may mga moments na yung shutter speed mo, sagad na, magiging blurred na, lalo na pag-handled mo, or kung tao, kinukulan mo na gumagalaw. So isa mga tip, sige, huwag ka matakot. ISO mo, itaas mo kung kailangan mo itaas. Ang importante, makuha mo yung gusto mong kuha. Madilim na. So sabi ko nga kanina, use the lowest ISO possible. So ngayon sa kit lens, dahil madilim ang kit lens sa 3.5 to 5.6 yung variable aperture, magtataas na tayo ng ISO natin. Kung kanina nakakapag-shoot tayo allowable ng 200, 300 hanggang 500. Ngayon siguro, mapupunta na tayo sa 1.6 to 2,500 conforme. So importante dito yung pagpupuesto ng kinukuna nyo. Puesto ng kinukuna nyo, ano yung focal length? Yun pa pala. So by this time, siguro halos lahat ng shots natin mapupunta sa 18. Bakit? Dahil siya yung may 3.5. So yung stop na yon, yung one stop of light na yon, malaking bagay yon. Next tip,
syempre, ang picture control, guys. Sa Nikon, tawag dito ay picture control. Sa Canon is picture style. Ito yung kung saan mo masisetting mo yung camera kung gusto mo. Mataas yung sharp, mataas yung contrast, mataas yung saturation. Kaya mo siyang black and white, ganun. So guys, kailangan matuto kayo kung paano kontrolin yun. Huwag nyong hayaan yung camera mag-control sa inyo. Dapat be creative kayo magkukontrol. Kayo magdidikta ng output nyo. Kung sa computer games may bonus round, eto may bonus tips. Dito lang yun sa Fatographers. Siyempre, malupit na tips nga, di ba? So, tuturuan namin kayo paano mag... Bokeh! 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 Okay, so bonus round. Sabi ko nga kanina, paano mag-bokeh gamit ang kitlens? Sigurado ako maraming natanong, Kuya Mon, di naman makaka-bokeh ang lente yan. 5.6 yan eh, tanga! So ngayon, susubukan natin siya. Mas madali muna kasi dito sa 18105. Mas madali dito mag-bokeh. Bakit? Kasi nazo-zoom siya. Pero susubukan natin mamaya sa 18.55. Step 1, lagay nyo sa 105. Step 2, yung ano nyo, yung haba, lagay nyo sa 105. Step 2, lagay nyo sa 5.6. Dahil yun ang pinakamababang kaya nito. So magbubokeh nga ba yun? Oo, magbubokeh yun. Number 1 reason kung bakit siya magbubokeh. Makita mo yung background natin malayo. Yan. Tapos iko-compress niya dahil naka 105 siya. Susunod na step, hanapin mo, halimbawa, portrait ginagawa mo, hanapin mo yung pinakamalapit na pwede mong gawin sa kanya. So ngayon, kung ito, masyadong malapit, as in ito lang siya, nakikita mo, umatras ka na lang kaysa i-zoom out mo to. Kasi once na i-zoom out mo to, mawawala na yung compression mo. So, ayan. Bokeh, 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 bokeh. O, diba? Bokeh! Ayan, meron tayong creaming bokeh, ubod ng ganda. Kuya Mon, sa camera yan eh, kahit anong camera magagawa niya yan. Kuya Mon, hindi mo naman binokeh, pinasabog mo lang yung likod niya. Ay, isa pa, diliman natin. Baka sabihin nyo, niloloko ko lang kayo eh. Ayan, medyo diniliman ko yung kuha. Ayan, bokeh pa rin yan. Creamy siya, maganda ang bokeh niya. So paano mo yung gagawin? Head and shoulder nga lang. Hindi ko lang sure kung magagawa ko yun ng whole body. Subukan natin. Baka sa 105 kaya. Ayan, mukhang ngayon hindi na masyado lalabas yung bokeh natin. Dahil masyado nang malayo. Pero and distinguishable pa rin naman yung bokeh niya. Meron pa rin siyang konting separation. Meron pa rin siyang konting separation sa focus ng background mo tapos ng subject niyo. Okay? All right, subukan natin ngayon sa 18 to 55 natin. Nilagay natin yung lenteng ito. Ito ang masikat yata ito dun eh, no? Mas mahal yung kit. Mas mahal kasi yung kit na ito yung kasama. So probably, kung tulad ng sitwasyon na pinresent namin kanina, mas mataas ang probability na ito yung lenteng meron kayo. Huwag na huwag nyo itapon to. Tinan yung akin, nandito pa rin, no? Kasi marami pa rin siyang usage, sabi ko nga kanina. So testingin natin. Kung makakapag-bokeh tayo sa head and shoulder, meron pa rin po mga kaibigan. Nakikita ko po. Meron pa rin bokeh. So, ayan. Smile, Cloi. Huwag kang magalit. Trabaho lang. Ayan. Meron pa rin naman tayong creamy pero mas less dahil ang compression natin ngayon ay nasa 55. So, hindi niya makompress ng tulad ng 105 yung shot kanina. Ngayon. Pero meron pa rin naman. Okay po, nandito tayo sa portion ng Fatographers na lately, nagiging favorite ng everyone. Medyo inaabang-abangan ng mga... Yes. Konting nanonood namin. So, ito yung shout-out portion. Shout-out! Para sa mga fanatics. Yes, para sa mga fanatics. So, una sa lahat, unahin ko na yung team ko. Sila Chris sa RNS Family, RNS Aldao, team yeah. namin. Sila Chris Sario, Sammy Arboleda, hello. Lily Hart, Cloi Layosa, Jason Ferrarisa, Mike Laksamana, Flor Deo Bautista, JB Navarro, Kuya Joy, Mama Herbs. Marvin Ravelo, Kuya Dan, Iboy, hello guys. Hello guys. Oh, maraming salamat sa pagmamahal niyo sa kada shoot natin. Yep. Na-excited ako susunod na shoot natin. And gusto ko kayo i-congratulate. Good job dun sa Sports Fest natin. Sayang di ko na live. Wow. Oh, nag-cover kami ng Sports Fest. Meron kasi tong ano, may pasok to eh. Pero sayang, nag-enjoy ka sana dun. Oh, nag-shoot kami ng Sports Fest. Kasama ko to lahat.
So gulat na gulat yung kliyente. Ang dami nyo, sir. May drone, may kung ano-ano. May tumatakbo dito si Kuya Joy. Tapos si Iboy. Nung tinakbo yung apoy ganon, hinabol, nangunguna pa. Competitive. Para sabi niya, pagal nyo, wait. Oo. Yung isa nakaglide, sabi, yeah! Hinahabol yung ganon. Ako, tumawid lang ako dun sa gitna. Hingal na ako. Hindi ko na hinasabi. Kaya na kumuha niya. Nailikot nila, lapit. Nandun pala ako sa gitna. May nakunan ka? Wala. Okay, shoutout sa mga fatnantics natin, yes, na sila, yes. Dave Japolio, Japoy, Ace Herrera, Carl Marx Mendoza, Ian Montero, John Carlito Thomas, Jel Mercado Bustalino from Daddy Mike's, nakilala Daddy natin Mike. Sila. Oo. Wow, and Del Rosario John Herald, Gilrey Anareta. Anareta ba o Araneta? Kasi Anareta yung nasa Facebook mo. Hindi ko alam kung pinagtripan mo lang. Anyways. Si Jello Psycho. Jello Psycho, maraming salamat sa mga comments and mga ano mo doon, suggestions mo. Randy Garrido. Hello, brother. Kay Kuya Randy. Kay Jerome Tirao. Tirao ba? Tirao. O, tama. Michael Delfan. Kay Alan Michael Sabiano. Tara, karagot pa yun. Adrian. Lavadia Gailon. Julius June Lavadia Gailon. Gusto ko rin pasalamatan yung mga pin-rin screen ko saglit, ha? Yep. Yung sa mga nag-suggest na mga malulupet. Oh, yung nag-suggest nitong ating episode na tungkol sa kitlens. Yep. Thank you sa pag-remind kasi nagkaroon kaming episode nito. Kaya lang, more on sa portrait, so gumamit tayong ilaw, gumamit tayong ano. Ito, 5 simple tips. 6 na pala. 6 more than 6 simple tips for a kitlens. So, sa nagsuggest ito, maraming salamat kay Gilrey Anareta. Ayun, si Gilrey pala eh. Kitlens shoot ng walang external flash. Tig 100 pesos na LED light lang po kasi afford ko eh. Okay lang yun. Nagsimula ako sa mga flashlight. Yup. Susubukan ko hanapin yung picture kung lumabas siya dito. Isa pa sa mga nagsuggest, kitlens challenge po sir, si Christopher Divina Leyson. Ayan, kitlens challenge po sir, smiley. So yun, nagkaroon kaming kwento-kwentuhan. Si MJ Cesista, isa rin siya sa nag-enforce. Sabi niya, oh nga sir, sa kitlens. Yan, maraming salamat. At si Justin Levi Cariño Nudalo. Yan, Kuya Ramon, magandang topic is yung paano palabasin ang potential ng kitlens. Sabi kasi nila, gagaling ako pag makagamit ako ng maganda. Show us the way quiz. Hindi naman... Ano yon? Hindi naman yun mali. Na pag maganda gamit mo, syempre nag-i-improve din siya. Pero sabi nga ng isa sa mga alamat naming na si Chase Jarvis, the best camera is the one you have with you. So kung ano yung camerang meron ka, yun ang best camera mo. Kung anong gamit na meron ko, yun ang best camera mo. Bago kami nagkaroon nitong mga lenteng to, nitong mga camerang to, nagsimula rin naman kami sa simpleng setup lang. Hindi ko malilimutan yung D5000 ko. Nagka D5000 ka rin. Yes. Yun din yung una kong camera, guys. Oo. D5000, kit lens, yun. Tsaka ano, guys. Inadika namin yun, hindi namin tinigilan. Hindi kami nag-quit dahil lang sa pangit yung gamit. Yung hindi namin siya sinadama. Eh, mag-photography na lang ako pag meron ako 1.8 o 1.4. Iwasan nyo yun, iwasan nyo. Ayun yun, guys. Ano, yung kunyari may idol kayo, maganda yung gamit niya, tapos yun yung pangit, pero mas maganda yung output mo. Eh, iwag, di ba? Kasi marireach na yun. Oh. Fire lang kayo ng fire. Eksperimento kayo. Kung wala kayo pambiling flashlight. Naalala ko nun yung flashlight kung nilalagay ko sa mic stand. Kasi, di ba yung mic stand? Asya dun yung flashlight. Pinasok ko ganun. PAK! Pinasok ko. Inon ko. PAK! Tapos pinlashlight na yung mga masaya. So shoutout din kay Purin. Maraming salamat sa pagtsatsaga. Isa siya sa mga pinag-practice na gulo ng flashlight. Siguro never ako naging strobes kung hindi ako pinagtsagaan ni Purin. Siya yung nagtsatsaga ang picture. Ay, Purin! Siya yung pinag-experimentohan ko ng mga flashlight ng ano. Sa mga malulupit na dancer. Yes, ballerina po yun. So maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod ulit. Bye! Bye!